darating ang araw, kanilang iiwanan ang mundo ito, puno ng kaguluhan. Lumilipas ang araw patungo sa kawalan. Huwag mo nang hayaan, ikaw ay kanyang maiwanan. Si Jesus ang kasagutan, siya lamang ang kailangan. Ayan, Brother Sammy Patalinhog. Yan, posible po ba na kapag ibinaba ang kautusan na kapag walang vaccine ay hindi makakabili o makapagbubukas ng kanilang business, ito ba ay may kinalaman sa Apokalipsis 13? Ayan, ako, maganda yung tanong ni Brother Sammy. Ha? Mukha pinahihirapan ako ni Brother Sam. Ayan, di, sige. Tayo po ba ay nasa panahon na natin ngayon ay nabubuhay na sa little time of trouble? Pwede rin. Yung inyong tanong doon sa una, Brother Sammy, posible rin. O, posible rin. Pero malayo pa din doon sa Revelation 13. Ma-out of context ang tao pagka yung vaccine ikinapit sa Revelation 13, hindi makabibili. O, ang tawag ko dyan ay pwedeng mangyari, kaya lang mali sa Revelation 13 pag doon iuugnay. Kasi ang context at sa ating spirit of prophecy, ang pinag-uusapang hindi makabibili, hindi po vaccine, hindi COVID ang pinag-uusapan sa Revelation 13. Ang pinag-uusapan sa konteksto ng Revelation 13, mula muna doon sa Kapitulo 13, talatang 2 hanggang 4 muna, na ang sabi doon, yung kapangyarihan nung hayop ay ibibigay dito sa isang hayop na mayroong 7 ulo, may 10 sungay. Alam natin kung sino yung unang hayop. Walang iba kundi ang dragon na sinasagisagan ng paganong Roma. Ayan, paganong Roma. At ibibigay niya ang kanyang kapangyarihan o kapamalaan dito sa hayop. Ito na po yung Papal Rome. Sa kabanatang 32-33 ng ating The Great Controversy, yun po ang aking sagot. Kaya, ang Revelation 13, ang sinumang tatanggap ng kanyang tanda sa noo at sa kamay, hindi makabibili. Hindi po yan vaccine. Hindi po yan COVID. Yung tanong po ninyo, posible po, maaari po, pero hindi yun nakaugnay sa Revelation 13. Oh, nililinaw ko po, pwede pong mangyari. Pero hindi po yun sa Revelation 13. Ang pinag-uusapan doon, kung meron kang tatak ng hayop, eh ano ba yung tatak ng hayop? Eh di yung counterfeit ng tatak ng Diyos sa chapter 7 ng Revelation at chapter 14 ng Revelation. Oh, doon po. Yun po tayo, yun pong lang muna ang aking paunang sagot, kapatid na Brother Sammy Patalinhog. Thank you po sa inyong magandang tanong, ha. Ngayon, kung medyo parang mali, eh pag-aaralan ko. Yan. Pero doon po sa aking tayo na yun, sabi niyo posible, posible po mangyari, pero hindi po nakaugnay sa Revelation 13. Ma-out of context po tayo. Pag yung vaccine ay ginamit na hindi makabibili, hindi po, yan ho nga ang ginagawa ng ating sanlibutan. Idinadivert ang ating isipan para mawala sa isipan nung sistema ng Revelation 13. Alam naman natin kung sinong tinutukoy at ano naman ang counterfeit nung tatak ng Diyos. Alam naman natin yun at alam ko po sa mga nanonood. Inilalayo tayo, naalala nyo, si Alcaraz at si Rivera. Oh,
Naalala niyo yung istorya niyan? Para mawala sa isipan ng mga protestanteng tumalikod na yung binabanggit ng Daniel 7:25 ay yung maliit na sungay na bumangon. Alam mo natin yan. Kung sino. O, para ma-divert yan, ang ginawa ni Alcaraz, o ni Alcaraz o Alcazar, Alcaraz at ni Rivera, i-divert nila. Hindi ang Papa ang tinutukoy, kundi si Antiochus Epiphanes. Mga kapatid, ganito din ang moderno na ating kinaroroonan. O, inaalis sa isipan natin yung tamang tinutukoy ng Revelation 13, i-dinadivert tayo sa ibang pananaw. Diba? Kaya posible ba? Posible. Pero hindi yung tinutukoy ng Revelation 13. Kasi may tanda ng hayop eh. Hindi po yung mark of the beast, yung vaccine, hindi po yun. Vaccine? Hindi po. Yun po ang sagot natin, kapatid na Brother Sammy. Jesus lover.